What is up, guys? Magandang araw po, magandang umaga. Panibagong araw na naman, panibagong adventure. Andito kami, guys. For this video, guys, papakita ko po sa inyo yung Unay Beach. Andito po kami sa Unay Beach. It's around 7 a.m. 7 in the morning. Nagyaya yung mga anak ko maligo sa beach. Kaya po, kasama ko po yung mga anak ko, mga pinsang ko, mga kaibigan ng mga anak ko. Kasi misis, yan po. So tara, guys, samahan niyo po kami, enjoy ang Unay Beach. So pupunta kami doon, guys, doon. Doon kasi maganda mag-swimming. Yun ang tinatawag na pariguan. Yaman, guys, yung tinatawag na pariguan. So malapit dyan sa goto or grotto, yung meron siyang puon ni Mama Mary. Ito, guys, yan ang kahabaan ng Unay Beach. From dito sa Pangpang, ito yung Pangpang. Tapos ito yung tulay. Yan yung tulay. Yan ang kahabaan ng Unay Beach, guys. Napakapino ng buhangin, guys. Ayan, oh. Makita nyo, guys. Yan, para siyang pulbos. Napakapino. Yan, guys. So around 7 in the morning. Ano pa ngayon? High tide pa, guys. Kaya maganda mag-swimming. Kasi high tide pa, masarap pa lumangoy. Dito pa na mabuhangin pa banda rito kasi banda ron. Halos kalagitnaan pag nag-low tide. May mga bato na, guys. Yan, may mga naliligo na, may mga taga rito. Ayan, guys, oh. Yung mga naliligo na banda ron. Masarap maligo sa beach, guys, pag maaga pa kasi paniniwala ng karamihan dito talaga. Paniniwala nila na nakaagaling to ng ubo at sipon. Ng sugat. Actually, guys, napatunayan ko rin yan. Pag nagasugat ka, babad mo lang sa dagat. Saglit lang. Wala pang isang linggo, magaling na. Sabi nga, power ng kalikasan. Yan, guys. Nakakalungkot lang. Yun nga lang, may mga basura. Ayan. Mga basura na tatangay, guys, ng ano, pag nag-high tide. Tatangay ng tubig. Hindi natin maiwasan, talaga meron mga pasaway. Hindi natin mapiplease ang ibang tao. Yan, guys. Hopefully, ma-enjoy nyo po ang video na to. Mga kababayan ko na mga taga Northern Samar. Especially dito po sa Lawang. Yan po. Kung nami-miss nyo na po ang bayan natin, ito po ang Unay Beach. So ayun, guys, may mga basura. Pero ang kagandahan dito sa government ng Unay, ng Lawang, na may program sila na nililinis nila tong beach na to. May time na may araw na naka-schedule na nagpupulot sila ng basura dito, naglilinis. Yun nga lang, nung nagkaroon ng bagyong bising, napadpad yung mga basura dito. So hindi naman pinabayaan ng gobyerno dahil ano naman sila doon, aware naman sila na pag pinabayaan yung kalikasan, tayo rin ang maapektuhan. Yeah, may kasamang photographer. Yung misis kong napaka-sexy, napaka-ganda. Maraming maganda sa mundo, guys. Pero wala na akong mahanap na katulad niyan. Mag-iisa lang yan. Niregaluhan ako niyan. Kasama si God. Niregaluhan nila ako ng 7 mga gandang regalo. Ayan yung isa, nananakbo. Ito yung isa. Ayun, yung isa. Lang, guys, 7 yan lahat. May lucky 7 star. Ayun, mga anak ko. Super thank you, God.
Kasama to, pang walo. Ayan, ayan. Ayan guys, ang ganda dito. Alam nyo guys, one of my dream, makabili ng lupa dito sa harapan na nakaharap dito sa mismo dito sa Dalampasigan, malapit sa tapat nyan, makabili ako ng lupa dyan, tapos mapatayong ako ng mini rest house para sa mother ko, para sa kanyang pagtanda guys, na enjoy niya lang niya yung pagtanda niya. My mother is around 54 years old. 55 na siya ngayong taon na to. Yan si Ping Ping, natatakot. Kasi gumagalaw yung tubig, umaalon. Yan, ini-enjoy nila yung tubig guys. This is Sinai Beach. Nung maliit pa ako, nung nag-aaral ako guys, wala ganong mga bahay dito. Mga kubo pa lang nakalagay dito. So, tatandaan ko pa yan. Andiyan na yan talaga yung bahay na yan. Nagbago lang yung itsura ng bahay na to. Ayan. Ito, wala pa to before. Yun, maraming, siyempre, pagising mo sa umaga, ito yung makikita mong tanawin guys. Sino ba naman hindi matutuwa sa ganyan, napaka-relax ng tanawin. Makita mo yung Samar Sea, Pacific Ocean. Ito yung part pa ng Samar. Sino ba naman di mapapabili ng lupa dito guys? Kaya kung papala rin po ako, salamat po sa suporta po ninyo. One day, someday, makabili ng lupa dito sa harapan ng beach. Which is, hindi lang para sa akin. Dinedicate ko yung para sa mother. Para sa pagtanda niya, na-enjoy na yung pagtanda niya. Yan guys, oh. Sayang to. Parang abandonado na. Hindi lang siguro nakasikaso. Ito rin. Sayang, oh. Siguro may caretaker na lang. May caretaker na lang siguro yan. Tapos tinitingnan-tingnan na lang. Sayang guys. Maganda pa naman. Rest house. Ayun din guys. Oh. Ngayon, ang dami ng mga bahay. Ito. Ang dami ng mga bahay dito, mga rest house. Which is nung bata pa ako, nung grade 1 ako. From doon, diyan, lalabas kami diyan. From school sa Clipper. Lalabas kami diyan, dalakarin namin 'to ng tita namin. Si Tita Alma ko at saka si Tita Dina, nag-aaral pa kami sa Clipper kasama namin si Kuya. Brother ko. Kuya Jeff. Tapos ganto, pag natatapat ng ganto yung tubig, naghahanap kami ng tinatawag na anong tawag doon, yung maliit na kabibin, ay iba-iba kulay, may violet, may orange. Dito sa buhangin, makikita namin. Tatandaan ko pa nung guys yan, pag umalon ng ganyan, tapos babalik na yung alon, itinan namin siya dyan, makikita namin para maganto. Tapos dudukutin namin siya. Dudukutin namin sa buhangin. Minsan natatangay siya ng alon. Ganun lang siya. Ayan guys, we're here. Still in Unai Beach. Muruin mo guys. Eh. Alam mo yun, pagising mo sa umaga. Ganyan yung makikita mong tanawin. Napakaganda. Napaka-relaxing.
Alam mo nyo guys, napakasarap sa pakiramdam na makabalik dito. Yung pagising ko sa umaga, ayan. Pupunta lang ako ng Pampang, pupunta ako dito. Eh, makita kong tanawin. Ang light nung nasa Manila ako, pagising ko sa umaga, inisip ko agad kung anong gagawin ko sa trabaho. Nagmamadali ako minsan, naghahabol ng oras para sa hanap buhay. Although, okay lang yung guys kasi part ng pamumuhay yun. Part ng pamumuhay yun sa Manila. So, ganun talaga. Ganun siguro ang proseso talaga. Yun nga lang guys, para sa akin nga, para hindi ka maghabol ng oras, mas maganda talagang gumigising ka na maaga. Pero dito guys, sa summer, sulit. Gigising ka sa umaga, wala kang intinding oras ng trabaho. Kasi ito guys, pwede ka maghanap buhay dyan sa dagat. Doon yung binukuha namin ng mga seashell, sa bundok, sa ilog. Doon, part ng sa father side ko, papunta ron. Pwede ka mag-copras, pwede ka mangisda, pwede ka manguha ng nipa, pwede ka magtanim. Yan guys, di mo habulin yung oras, i-enjoy mo lang. Napakalayo, napakalaki ng pagkakaiba ng pamumuhay namin dito compared to Manila. Doon, madalas ako na stress. Pero dito, thanks God, nakabalik talaga ako rito. Hiningi ko to sa kanya. Marahil nandito rin yung purpose ko. Tinanong ko sa kanya kung ano magiging purpose ko. At ilang ulit niyang pinakita sa akin. Siguro kaya nangyari to. Siguro kaya nangyari tong pandemic na to dahil gusto rin niya ipakita rin sa akin. Hindi lang siguro sa akin, sa ibang tao din. Sa inyo guys, baka huwag natin masyadong dibdibin ang nangyayari ngayon sa mundo. Baka matulad kayo sa nangyari sa akin na nagkaroon ng anxiety at depression. Pero napakaswerte ko kasi unang-una, nandyan si God. Sumunod, nandyan yung pamilya ko, nandyan yung asawa ko. Nandyan yung mga kaibigan ko na hindi bumibitaw sa akin. Yung guys, napakapalad ko. Basta alam natin nandyan si Lord. Lahat guys, makakaya natin. Tandaan yan. Always choose to live with Jesus. Lagi ko sinasabi sa inyo. Always choose to live with Jesus guys. Lahat makakaya natin. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man mangyari sa pangaraw-araw natin, makakaya natin yan guys. Yan guys, isa rin sa mga plano ko, magkaroon ng ganito. Yan. Para mas maraming adventure na mapapakita ko sa inyo guys. At ma-enjoy po ninyo yung video ko. Para po sa inyo yan guys. Abangan po ninyo yan. Hopefully guys, in God's process, magkakaroon tayo yan. Ipag-pray natin yan na magkaroon tayo ng ganyan. Ibibigay yan ni God. I believe on that guys. I believe in Jesus' name. To guys, before wala pa itong mahabang ano na to. Ano to, rest house. Yan guys. I love Unay. Nawala na yung way. Ito guys. May isishare ako sa inyo. Kwentong bayan to. Kwento ng mga matatanda. I don't know kung panakot lang to sa mga bata. Pumuna ako dito guys. Kwento ko sa inyo guys. Nakita nyo ba guys yung tatlong bato na yan? Ito guys oh. Isa, dalawa, tatlo. Tuloy guys, dati halos magkakalapit yan. Yung parang star sa watawat. Ginagat to, isa, dito dalawa, dalawa, tapos ito tatlo. Wala pa yung I love Unay na yan. When I was in grade school guys, kinikwento ng matatanda rito, kinikwento ng lola ko, ng mga tiyahin ko. Ngayong tatlong bato daw na yan, ay magkakapatid. Which is kwentong bayan lang po yung guys ha, disclaimer lang po.
Itong bayan lang po yun na wala pang patunay kung totoo talaga. Yung tatlong bato na yan guys, ito. Magkakapatid daw po yan. Na malapit yung bahay nila rito. Tapos umuulan that time. Nag-swimming sila dito sa Unay Beach. Then, umuulan, then sinabayan ng kulog at kudlat. Tawanan sila ng tawanan, sinasaway sila ng mother nila na huwag kayong tumawa ng tumawa kasi baka kayo ay makidlatan at maging bato. Hindi nila pinakinggan ang sinabi ng kanilang mother. Kaya yun guys, naging bato sila dahil kinidlatan sila. Nakidlatan sila guys. Yan. Ito's kwentong bayan lang yun guys. Pero napakalaki guys ng makakuha niyong aral. Nakakuha niyo ba guys yung kwentong bayan na yun? Nakakuha niyo ba yung lesson sa kwentong bayan na yun? Ako guys, nung bata pa ako, pinaniniwalaan ko yun. May kwento sa akin ng lola ko. Yan, yung tatlong bato na yun guys. Yung lesson doon guys, para sa akin ha. Para sa akin. Yung lesson doon, pag di ka talaga nakikinig sa sinasabi ng magulang mo, kapahama ka nang idudulot sa'yo. Di ba nga, ang sabi, ang hindi makinig sa magulang, kapahama ka nang pupuntahan. Kaya guys, di ba nga po, nasa utos yan ng, nasa Ten Commandments po pala, na igalang mo ang iyong magulang. Obey your parents. Kaya ako guys, naging palasagot ako. Which is, sa buong mundo sinasabi ko, sorry nanay, tatay. Sorry guys, masyado akong emotional. Pero, sana maging proud ang parents ko sa akin. Someday na naging proud din sa akin, especially my mother, dahil siya na lang natitira. Yun guys, nagiging madrama tayo. Yun lang masasabi ko sa inyo guys, lagi kayong makikinig sa mga magulang nyo. Dahil walang magulang ang gusto mapahamak ang kanyang anak. Samahan po lagi natin ang mga pagdarasal. Sama po natin lagi si Jesus, si God, si Lord, sa ating pamumuhay. So yung guys, enjoyin po natin to. Hopefully ma-enjoy po ninyo yung Unay Beach. Ayun yung mga anak ko, dyan sila na ligo. Ayun yung pariguan na tinatawag guys, yan dyan. So dito nila na napili. Sa I Love Unay daw. Ay, yung misis ko. Nakaupo. Nagmamasdan na namin yung mga bata. Ito guys, may mga baklad. Ayan guys, kung nakikita niyo yan. Yan, dyan. Ayan guys, nakikita niyo yan. Yung parang naka harang na yan. Na may mga kawayan. Baklad yan guys. Pag dumarating yung time na low tide, maraming tao dyan. Kaya tawag dito pagpapahubas. Naninisid sila ng ano, hanggang binte or hita na lang yung tubig. Naninisid sila ng isda. Abangan nyo guys, minsan sama din ako dyan. Sa ngayon kasi di pa ako gano'ng mapag-adventure sa tubig guys kasi wala akong action cam or GoPro. Kasi cellphone lang ginagamit ko. Hopefully kahit cellphone lang po itong ginagamit nyo guys eh. Ma-enjoy nyo po yung mga video ko. Ma-enjoy po ninyo yung mga video yung sinashare ko po sa inyo. Lalo na po yung mga OFW na imis na inyo yung Pilipinas. Yung mga kababayan kong taga Samar na wala po rito, hindi pa nakaka-uwi. Nandyan po sa Manila, sa abroad, sa US, sa Canada, sa Middle East. Shoutout po sa inyo lahat. Hopefully ma-enjoy nyo po ito. At maraming salamat po sa suporta. Very much appreciated po.
Maraming maraming salamat po. Yan guys, kung bago pa lang po kayo dito sa channel ko, kung kayo po ay naligaw rito, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. Hit nyo po yung notification bell button para lagi po tayong updated. Lagi po kayong updated sa mga bago kong videos, sa mga bagong exciting, mga exciting na adventure na aming gagawin dito sa Northern Samar, sa bayang kung saan ako sinilang. Guys, like nyo na rin po yung video, share po ninyo, then comment down below. Yan guys, tara, samahan nyo po kami, enjoyin natin tong Unay Beach. Music.